Hallelujah. Good morning, everyone. Sa lahat po ng mga kapatiran ko dito sa Holy Spirit Church, magandang araw. Good morning, everyone. We just sorry for the signal. So, okay, our word for today is located in Mark 12:28-30, the greatest commandments. Hallelujah. So the greatest commandments, my greatest commandments ito galing sa Panginoon. Hindi galing sa atin, kundi galing sa itaas. Look up. So sa buhay, dito sa Hong Kong, reality sa ngayon, my greatest commandments ang Hong Kong, okay? Hindi tayo makalabas, may multa, hindi pwedeng mag more than 3, more than 2. So, greatest commandments ngayon sa kasalukuyan. Meaning, sa bawat buhay, aspeto natin, mayroong greatest commandments, okay? Sa ating buhay, sino bang, sa ating physical, mayroon bang greatest commandments? Mayroon. Gaya ng ikaw, araw-araw mong ginawa, maligo ka. Sino bang nakakaligo nga ngayon? So, okay, maligo ka, and then, magtrabaho, magnegosyo, okay? Kumain. Love yourself. So, greatest commandments yun. So, sa atin. So, sa Panginoon, ito yung nakasulat na the greatest commandments. Okay? According sa binasa ni Sister Renz, kanina, sa ngayon, Mark 12, doon po tayo sa Mark 12, mga katid. Mark 12:28-30. Okay? Hallelujah. Doon na ba? So, let us pray according sa basa niya. The most important, read the word first. The most important one is this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God. Your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandments greater than this. Okay, hallelujah, manalangin po tayo. Hallelujah. God Almighty, give us, O Lord, focus today as we learn today to study your word and preaching your gospel, Father God. Hallelujah, that we may know, O Lord, and we may do, O Lord, according to your will and according to your greatest commandments, Father God, Lord. Give us a heart of Jesus Christ and let it be Holy Spirit, be with us. Hallelujah, as I, O Lord, share your gospel, O Lord, to your people in Jesus' name. Lord, cover me with your precious blood and let it be, O Lord, that your words only and your name only be lifted on high, God. Hallelujah. I exalt you. I acknowledge you, Holy Spirit. Apart from you, I can do nothing, O Lord. In Jesus' name, we pray. I pray. Amen and amen. Okay? Hallelujah. Okay? Parang lit na tayo, pero sorry kasi ang, sa signal. So, online tayo ngayon, okay? Online tayo, but naka-inline tayo sa Lord. Inline, online, inline tayo sa Lord according to His will, according to His gospel, okay? Welcome to everyone. Hi to shout out sa lahat. Na-miss ko po kayo at first time na dito lang ako sa room. And then, very, very blessing na, blessed na libre ang mga pagkain, okay? Ingat po tayo sa lumalabas. Nakalabas ngayon, ingat po. Kasi hindi biro ang mga nangyayari, okay? Amen. So, let us, mayroon kayong Bible, at saka mayroon kayong papel, ballpen, or something na-record nyo, or something ganun. Hallelujah. Okay? Dito tayo, makita natin sa Biblia po, ang the greatest commandments sa Mark
sa Luke, and then sa Matthew. Okay? Sa Mark tayo nakafocus ngayon. Mark 12, chapter 12, 28 to 30. Okay? So, mayroong Luke. So, sa full gospel, mayroong Luke, mayroong Matthew. Okay? So, mayroon din sa Old Testament, Deuteronomy chapter 6, verse 5. Okay? Hallelujah. So, the most important one. The most important one. So, sa Jewish, kasi ang Diyos natin is, Jewish. Okay? Hindi siya galing sa Romanya, galing siya sa Israel. Amen. Hallelujah. So, mayroong ano dito, rabbis or Jewish na nagsabi sa kay Jesus, tinatanong niya si Jesus. So, dinidebate niya, di ba? Dito sa 28, one of the teacher of the law came, sa verse 28 po tayo, came and heard them debating, noticing that Jesus had given them a good answer. He asked him, of all the commandments, which is the most important? So, napaka ano ng tao na to na inaano talaga niya na concerned siya about the best and the most, the greatest commandments. Okay? So, itong sa Jewish, ang dami nilang mga Jewish rabbis counted 613 individual statutes. So, palatuntunin nila, bali 613 in the law. Ang dami, no? Diba? And attempted to differentiate between heavy or mayroong great or light or mayroong little commands. Okay? Sa dami-dami nilang commandments, ito yung may the greatest commandments. Okay? Hallelujah. So, the word one, mayroon din dito. Sabi ni Jesus, nagsumagot siya, the most important one. So, the most important one, iisa lang. Answer Jesus, sabi dito. In this, hear, O Israel. So, hear, O Israel. The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord, your God, with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Okay? Hallelujah. Dito lang muna tayo. Okay? So, ang sabi dito, love. The word one in Hebrew is ikad. Ikad. Okay? And means to be united. To be united. Mag-ano siya? United. Unity. Okay? To be united as one. One in number. So, halata ninyo, di ba, ang ating logo, code, logo, verse natin, highlight verse sa ating logo, Holy Spirit Church, sa Ephesians 4, verse 4 to 6 is, there is one body and one spirit, just as you were be called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, and one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Okay? Hallelujah. Praise the Lord. Okay? So, one, unity, power of unity. There is power in unity. Okay? Hallelujah. So, ang tingting, example, ang tingting na walis, isa lang siya, hindi siya makakuha ng mga dumi, para malinis ang kapaligiran. Amen? Hallelujah. So, ito po, sabi niya dito, sabi niya ulit, hear this, hear O Israel, or hear O Holy Spirit Church, hear O Bonifacia, hear O Wilma, hear O Ate Emma Montero, so hear O Pastora Anne, so hear O Holy Spirit Church. Gaya dito, ilagay natin ang ating sarili sa Word of God na tayo mismo ay nakarinig, tayo mismo ay gagawin natin ang salita ng Diyos. Amen? Hear, O Israel. Hear, O Rens. Diba? Hallelujah. The Lord our God,
Ito yung sa Israel, sa Jewish confession, yung here. So ano nila sa Shema, Shema, became the Jewish confession of faith, which was recited by prayerful people. Jews, ito yun sila, magpipray sila araw at gabi, morning and evening. Okay? So, nakikita natin yung godly sila, yung prayerful sila. Grabe sila, di ba, magpipray na itouch nila yung dingding. Hallelujah. So, sabi dito, ang Ama nagsabi din mismo sa atin, di ba? Yung may encounter si God at mga tao. Mark 9:7, this is my son, whom I love. Listen to him. So, listen to him. Ang nagsabi dito sa ating verse scripture ngayon is si Jesus. Sinabi niya doon sa teachers of the law. Okay? Kasi palagi itong mga teachers of the law, head knowledge, marami silang kakaalaman. Pero gusto nilang, nais nilang malaman talaga from the mouth of Jesus. Kasi nga, lahat ng mga pumunta kay Jesus, ang salita niya is good answer. Amen? Hallelujah. So ito po, love means pag-ibig. Mayroon kayong puso, mayroon kayong pag-ibig. Amen? Sa lahat na buhay, kaway-kaway dyan, sa lahat na may puso, kaway-kaway dyan. Amen? Love, 1 John 4:19, we love because He first loved us. Okay? Tayo mismo, hindi natin makakaya itong pag-ibig na binigay ni Jesus dahil wala tayong kakayanan na umibig sa ating kapwa, sa ating mga kaaway, sa ating Diyos, kundi si Jesus, si God mismo, si Jesus mismo ang nagbibigay, na una siyang nagbigay ng pag-ibig sa atin para ating i-exercise, i-practice, i-show. Amen? Hallelujah. We love because He first loved us. Amen? Soul. Okay. Ito yung greatest commandments niya. With all your heart. So sa heart pala, mayroon siyang parang, parang may half-half heart. Kung hindi mo mabigay ito, hindi mo mabigay ang pag-ibig na lubos-lubusan sa Diyos, diba? Love the Lord your God with all your heart. So with all your heart pala. So mayroon ding mga Kristiyano na hindi, or mga hindi Kristiyano na hindi mabigay-bigay ng buong-buo sa Diyos dahil half-half lang, or 3/4, 1/4. Amen? So ang gusto ng Diyos, the greatest commandments is buong-buo. Hallelujah. Buong-buo or 100% na ibibigay natin sa Kanya ang pag-ibig. Amen? Pag-ibig. Dahil siya ay mapagmahal. Siya ay mapagbigay. Amen? With all your heart. Ayaw niya ng half-half. Dahil kung half-half, maiwanan ka sa rapture. Or half-half, maaaring maiba ang iyong landas. Amen? Hindi siya maka-inline doon sa langit. Amen? Hallelujah. Okay. Second, okay? Ito sa Mark, actually sa Mark makita natin ang apat. Love apat, okay? With all your heart, with all your soul, and then with all your mind, and then with all your strength. Sa other Mateo and then sa Luke, wala siyang strength. Makikita niyo 'yun kung basahin natin po, basahin niyo. Okay? Ito na naman, ito, with all your soul. Okay, ano ba tong soul, mga kapatid? Sinong mag-answer dyan? Bigyan ko ng jacket. Maraming jacket sa church. Hallelujah. Okay, ang soul po ay, what is the soul made of? Mind, emotion, and will. Okay, tatlong bahagi ng soul natin. Okay, hallelujah. Okay, so 3 John 1:2. Truly, my soul finds rest in God, in good, and my salvation, in good, my salvation comes from Him. Okay? Ang soul natin dapat naka-rest sa Kanya. Okay? Sa Kanya. Ang salvation natin. Bakit tayo may soul? Para ang salvation natin na
galing sa kanya ay intact. Okay? Ito yung sabi sa Psalms 62 verse 1. Okay? Hallelujah. So, makikita natin na kung wala ang soul natin sa Lord with all our soul, ibang-iba talaga. Lost soul yon. So, kung naka-inline at buong-buong pag-ibig natin sa Panginoon with all our heart, with all our soul, mayroon tayong salvation. Amen. But, sabi dito sa Deuteronomy 4 and 29, but if from there you seek the Lord your God, you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul. Okay? Find Him, mga kapatid. Habang may buhay, may pag-asa po tayong makikita, masilayan si Lord, ma-encounter natin or ma-witness natin, makiniig natin. Hallelujah. With all your heart. Doon siya. Knock-knock. Knock-knock. Or tingnan mo siya. Tingnan mo siya. Hallelujah. Bigyan mo siya ng intimacy sa iyong araw-araw na buhay. Okay? Hallelujah. With all your heart. Seek Him with all your heart. Okay? And with all your soul. Hallelujah. Deuteronomy 4 and 29. Amen? With all your mind. The next, diba dito? Love the Lord with all your mind. Okay? Mind. Ano yung mindset? Sa mabuti pang Facebook, mayroong what's on your mind? Diba? What's on your mind? Doon ka mag-post. What's on your mind? Are your mind is from the world or are your mind your mind is from the Lord? Okay? When your mind is from the world, you cannot love the Lord with all your mind and with all your strength, with all your heart. Because your mind is in the world, okay? We are in the world, but not we are for the world, okay? Hallelujah. So, with all your mind, okay? Maraming, itong mind, ito yung mga palaruan ni Satan, ni Taning, okay? Ito yung parang playground niya. So, maraming ano, maraming mga iniisip sa, lalo na tayo OFW, malayo sa family, malayo sa mga mahal sa buhay. And then iba ang tinitirhan natin, 'di ba? Marami tayong struggle, burdens, problems, storms or something na opposition, something na yung mind natin dapat, sabi ni Lord, with all your mind, iset natin. Where natin iset? Saan natin isiset, mga kapatid? So, sabi dito, set your minds on things above, not on earthly things. Okay? Doon sa Colossians 3 verse 2. Amen? Iset natin, diba? Hindi lang ang Facebook nakasabi na, what's on your mind? Okay? So, our mind, our post, okay, naka-inline sa word of God or encouraging one another, prayer one another or something nakaka lugod sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Colossians 3 verse 2. Mga kapatid, set your minds on things above, not on earthly things, okay? Kasi dapat nga sa 1 Thessalonians, 'di ba? Makita natin sa 4, sa 5, 'di ba? Doon encourage one another kasi nga ang ating dapat na pagbantayan is yung rapture. Amen? Diba? Encourage natin dahil may rapture na darating. Amen. Hallelujah. So, Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world, okay? But be transformed by the renewal of your mind that by testing you may discern, okay? What is the will of God and what is good and acceptable and perfect? Okay, talagang nakasulat dito na ang ating isipan hindi sa ibang isipan, kundi dapat sa Lord lamang. Hindi natin ibigay or something ipagamit natin sa world or worldly things. Amen? Kasi talagang very in like one ano lang a minute na kung iba ang mind mo, iba ang bunganga mo, iba ang lumalabas sa bunganga mo,
Diba? Talagang ano siya. Talagang maano siya. Maging matwist siya sa ibang gawain or sa ibang pananampalataya. Okay? Hallelujah. So, okay. Let the love your God. Let your love to God be with all your soul, okay? Let your love to God with all your soul, with all your heart, okay? Hallelujah. So, bistong mga kapatid, 1 Corinthians 16:13, be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous, be strong, sabi dito. Diba? Love the Lord with all your mind, with all your strength, okay? Sa ano na tayo? Sa mind na tayo, okay? With all your mind and with all your strength. Sa strength na tayo, mga kapatid. Okay? Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. Be strong lang, mga kapatid. Okay? Lahat tayo ay tao lang tayo. Hindi tayo, ribulto. Hindi tayo perfect. So, talagang be on your guard talaga. So, stand firm. Stand firm in biblically. Stand firm sa gawain ng Panginoon. Connect to the church. Connect. Guard your faith, mga kapatid. Be courageous. Be strong. Amen? Sabi nga ni Joshua, di ba? 4 times niya sabi, be courageous. Do not be dismayed. Di ba? Huwag kang ma-discourage. Ganun. Hallelujah. Sa Philippians 4:13, I can do all everything. I can do all everything through Him who gives me strength. Who gives us strength, mga kapatid. So, Philippians 4:13, andoon na. So, tayo mismo, wala tayong kakayahan ng ating sariling strength. Hindi natin kaya-kaya. Kahit ilang vitamins mo pa dyan. Diba, tingnan mo doon sa mga 6,000 na yata ang infected. So, ang strength nila, kahit na-vaccine na sila, natamaan pa rin sila ng coronavirus. So, hindi yung strength nila, limited lang ang strength natin, mga kapatid. So, kung tayo, nanggaling sa Diyos, mostly, i-interview mo dyan, mostly, hindi sila mga believer. Mostly lang. Hindi lang na talagang kasi wala namang exemption kung believers tayo or hindi. Talagang matamaan tayo sa ganun na virus or something mga problema, something na mga storm sa buhay. Walang excuses yon. Kahit may mga pastor din na nagkasakit, mayroon ding mga ministers, di ba? So, walang exemption. But, kung ating ilaan sa Lord, we entrust unto our Lord, our God, hallelujah, that we will do these greatest commandments, talaga ang protection niya sa atin ay nandiyan, hallelujah, alive. He is, Jesus is alive on us, di ba? Amen, hallelujah. So, for those who hope in the Lord, will renew their strength, amen. They will soar on wings like an eagle, lilipad-galipad. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Amen. Hallelujah. Isaiah 40 verse 31. So talagang ni-renew ni Lord ang ating strength. Amen. Hallelujah. Kung kapag na-focus ang strength natin sa ibang bagay, hallelujah, hindi natin makakamtan itong the whole heart. Diba? Love the Lord with all our strength. Amen. So talagang binigay niya to. Alam niya na tayo ay magiging failed sa ating ipapagawa niya sa atin na great commandments. Dahil ang tao ay liar, or ang tao hindi perpekto, or ang tao hindi niya makayang gawin. Diba? Without Him, we can do nothing, sabi nga niya. Diba? Apart from Him, we can do nothing. So, kailangan niya itong ibigay at isabi, di ba? Greatest commandments. Amen? So, love the Lord with all your mind, with all your strength, with all your heart, with all your soul. Amen? Love the Lord with all your heart. Okay? Hallelujah. So, mga kapatid, number one yun. Okay? Number one, the best one, the important one. Okay? Number two na tayo. Dalawa lang naman ito eh. So,
Number two is, the second is this, love your neighbor as yourself. Amen? Love your neighbor as yourself. So ito, mahirap din ito. Hindi ito makaya ng mga believers. Marami itong mga, maano siya, maraming foul or maraming hindi makapasaba. Amen? So know that only total love for God can empower you to love rightly yourself and your neighbor. Okay? Only God. Only God. Okay? Hindi sa atin, hindi sa tao, hindi sa mga minister, hindi sa pastor, hindi sa... Only God. Hindi siya. Tayo nagtuturo lang how to show. Okay? If we truly love God, mga kapatid, we will as well love our neighbor. This is the answer to all war, prejudice, lahat ng gera, sa mga hate, sa mga bias, sa mga racism, etc. Or sa jealousy, sa envy. Okay? Ang gusto ng Lord, nagkakaisa tayo, okay? Kakaisa, unity, di ba? One. Hear, O Israel. Hear, O Holy Spirit Church. Okay? Nagkakaisa, may unity. Okay? Tinawag tayo na may unity. Okay? Hindi na magkahati-hati or hindi magka atak-watak. Okay? May unity tayo sa Lord. Okay? So, ito yun. Diba? Nagkakaisa tayo. Tawag ni Lord. Hindi nag-aakusa, mga kapatid, sa ating kapatiran. Hindi nag-aakusa. Tinawag tayo para magkakaisa para sa kanyang pag-ibig. Para matawag tayo na totoong anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Hallelujah. Guard your heart, mga kapatid. Ginard mo, di ba? Ang bahay natin, dito may guard sa ibaba. Okay? Ang lahat ng mall, lahat ng ngayon ng market, may mga guard. Hallelujah. So, tayo mismo, tayo, sarili pala natin, kailangan nating i-guard ang ating kaluluwa, ang ating puso. Amen? Hallelujah. So, ano man ang lumalabas sa ating puso, ito yung katotohanan, 'di ba? Sabi sa Bible, ito yung katotohanan, anumang lumalabas sa ating puso, ito yung katotohanan. Pero sa ngayon, makikita natin sa walking natin sa Lord, mayroong Peter na liar, okay? Hindi natin makapag-ila, hindi natin ma-reject si Peter, hindi din natin ma-reject si Judas. Mayroong Judas din, okay? Hallelujah. So, nakita natin na si Judas, okay, nakikinig siya. Naaawa din tayo sa kay Judas kasi nakikinig siya sa hot-hot ng kalaban na si Satanas. So, marami ito, mahirap ito na gawin na love your neighbor as yourself, okay? So, marami sa ngayon sa perilous time, very blessing na magkaipon-ipon or magkakaisa or gagawa ka ng church. Very blessed na. Very blessing na. Okay? Hindi tayo, hindi ang tumawag sa atin ay hindi tao. Okay? So, maraming magbabalak na sisirain ang ministry. Plano ng plano ang kaaway pero sa Bisaya pa sila lang maunay. Okay? So, tayo mismo, kung ito ang Diyos ang nagtawag sa atin, hindi ito masira. Okay? Lahat-lahat ng ito is mayroong kabuluhan, may kagalakan sa ating puso. Love, mention. Alam mo, ilan ang na-mention sa Bible? 541 times, okay? Ang love sa Bible, 541 times. Hallelujah. Sa Jeremiah, nakalagay dito sa Jeremiah. Jeremiah 17:9-10, sabi dito, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Deceitful talaga ang puso, di ba? Umiibig ka na iba ang hindi mo asawa or something na ngalunya ka, something ganun, deceitful siya eh. Hallelujah. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward a man according to his conduct. Okay? According to what he did deserve. So, ang Lord lamang, ang Diyos lamang, ang mag-judge. Alam niya eh, nakasulat lahat ng ginagawa natin. Amen? Lahat, nakasulat niya sa tago,
sa public, nakasulat yan kung ano, anong motives mo, bakit ka tumulong, anong motives mo, bakit ka nakikiisa sa gawain, anong, alam lahat-lahat ng Lord, lahat-lahat-lahat, ano, lahat-lahat na alam niya, naka-record yan, hindi, mauto mo ang tao, mauto mo ang pastor, mauto mo ang lahat na tao, mauto mo si Presidente Duterte, mauto mo lahat, pero, hindi mo mauto ang Espiritu Santo, okay? Yun. Hallelujah. So, dito tayo sa 1 John 3:18-20. Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. 19. This then is how we know that we belong to the truth and how we set our hearts at rest in His presence. Whenever our hearts condemn us, for God is greater than our hearts, and He knows everything. So, lahat-lahat alam niya, okay? Kung ano man, kailangan lang talaga may repentance, okay? Kahit dahil ang deceitful nga ang heart, lahat-lahat na ito. Hindi ka man, may galit ka man, minsan kasi hindi mo maintindihan kapag ano ang galit, kung na ano ang kasalanan ng inggit, alam mo, maraming maiinggit, manglalait sila, di ba, sa about mga kapatiran natin. Hindi mo alam bakit may away. Ito yung ano, number one, ang nainggit ay, we come into reality in the Bible, mayroong si Lucifer na nainggit sa God, okay? Ito yung, sabi ko, Lord, ano ang gamot ng inggit? Kasi kapag ang inggit, lalo na we talk about reality sa love, how to love our neighbors, okay? Complete this, okay? May mga nainggit, pero sila yun ng lalait, number one. So, mayraming nag-aakusa, diba? Sila din yung mayroong heart, diba? Sa kapwa. Ano yung mga describe lumalabas sa kanilang mga bunganga? Sila yung doon na describe yung identity nila, okay? Yun, matapang sila kahit ano, matapang sila dahil tapang-tapang, pero sila din pala yung mayabang, okay? Mahirap talaga, kaya ang away, gera, tingnan mo ang gera sa ano natin, ipipray natin yung gera sa ano, sa Ukraine versus Russia, sa between Russia and Ukraine. Hallelujah, yun yung ang mga kabigatan. Pero nakasulat na yan sa Biblia na talaga mangyari yan, mangyari at mangyari yan. So, para matapos at babalik na si Jesus, okay? He is the King of Kings, of the Love, the Lord God. Hallelujah, is the Lord of God, the Lord of Love. Amen? So, hallelujah. Ang final view nito, final heart, final love, or a greatest love, greatest view, greatest heart, to love the greatest commandments is to love the greatest commission. Amen? Kasi kung mabuo natin ito, mga kapatid, to love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind, hallelujah, ito yung maging focus tayo. Magawa natin ito. Pambihirang gawain ito, mga kapatid. Okay? The greatest. Ikaw, doing exploit or doing miraculous things in your life na hindi mo ginawa noon, but ngayon, ginawa mo dahil nakakommit ka sa Holy Spirit Church or nakakommit ka sa kay Lord. Amen? Hallelujah. To love the greatest commandments is to love the great commission. Okay, basahin natin sa great commission, Matthew 28:16. Amen? Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshiped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." Actually, yung pinipreach ko ngayon is all the
promises of the Holy Spirit truths. Ito yung goal natin, mga kapatid, na dapat tayo ay mag-follow or ma-complete natin. Hindi man natin ma-focus lahat. Actually, kasi processing tayo, di ba? Hindi naman magic ang pagsunod sa Lord. So, talagang tulungan natin ang ating sarili, okay, with the help of the Lord and prayer and Great Commission, ito yon. Kasi kung may Great Commission, may mission, okay? May provision, may Great Commission, may mission, okay? May submission, kapatid. May submission sa Lord, okay? Kami, mga leaders, mga pastors, ginamit lamang para to teach, di ba? Sabi dito, teaching them and to obey them. Everything, okay, that is commandments, okay? And surely, I am with you always to the very end of the age. Okay? Magkakaisa tayo, mga kapatid. Ibang ka man, matangos man ang ilong mo, mayaman ka man, hallelujah, saan ka man, sulok ng mundo, magkakaisa tayo para sa gawain. Tayo yung model sa pag-ibig. Tayo yung model sa pag-ibig. Ibig sa Diyos, buong-buo nating ibigay ang ating pag-ibig sa Diyos. Though, ang ating kalaban na ngayon, alam mo ba, time, okay? Kalaban natin ang time dahil hindi tayo full time sa pagsunod sa Lord or something na mayroon tayong amo. Tayo sa amo. Nakatira, okay? So ang ating gawin, simple lang, become humble, become simple is very way of miracle, okay? So pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, okay? So, ito yun. Ito yung bakit tayo tinuruan ng Diyos, the greatest commandments. Okay, tingnan natin sa 28 greatest commandments, 11 na lang sila. Dahil nawala na si Judas. Okay, 11. So, hindi natin sa ating gawain, hindi natin makontrol si Judas, na mayroong Judas sa ating gawain. Okay? Lahat, i-pray mo ako, i-pray nyo ako, i-pray din natin ang mga pastor, mga lahat-lahat ng ano. Hallelujah, praise God, hindi na stop ang prayer natin online. Hallelujah, Bible study, si Pastor Anne. Hallelujah, ito yun, nagagawain na mayroon talagang ayaw. Ayaw talaga niyang kalaban, ayaw ni Judas na mangyari ito, ayaw ni Satan na mangyari ang gawain. So, ayaw niya na matupad natin itong greatest commandments, mga kapatid. Itong greatest commission, great commission natin. So, hindi natin, kapatid, iniisip mo ba, hindi natin matupad-tupad itong bawat lahat na sinabi ko na greatest commandments, great commission, hindi ito matutupad, kapatid, kapag hindi kumpleto ang ating character. Character means, kung mayroon tayong character, anointing without character is disaster, okay? Maraming mga maraming mga false prophets dahil ini-insist nila ang mali. Ini-insist nila something na tama sila and justified their own thoughts, their own mind, their own ruler, their own works. Pero kakaiba sa gawain ng Panginoon. Tandaan natin kapag wala ang love sa Lord, ang Holy Spirit is gentle, okay? Gentle siya. Okay? Hindi siya palaway, hindi siya very humble siya. Okay? The way of the works of the Holy Spirit. Ito, kapatid, ito, hallelujah, tapos na ako actually, pero itong impact nito is hindi natin makayang great commission or greatest commandments, kapatid, kapag wala tayong fruit of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Sa Galatians 5, verse 22 and 23, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law, okay? Number one, kapatid, ang love, okay? Love, joy. So, ang kalaban, tandaan natin, ayaw niya na may joy tayo sa bawat isa, may peace tayo sa bawat isa. Yun. Kung may gera ba, mayroon tayong peace, mayroon tayong love, wala. Oh my God, the same spirit that is moving around, surrounding us now is, diba? Tingnan mo ang politics, ang nations to nation, nagigera, and then sa iba, sa church, okay? We pray, wala sa Holy Spirit church, ganun.
one spirit are ruling, ganun. Pero kapag simple lang, greatest commandments, gawin natin simple. Hindi tayo nagmamayabang, hindi tayo na magiging maraming matutunan or about more on knowledge, but more on love, more on loving one another. Diba? Minsan sa ating buhay na tayo ay madismaya, something ganun. Ano lang, restore lang. Mag-ano lang tayo, seek natin si Lord. Okay? O ito na po yung ano na final, 'di ba? Final. Maaring magiging sikat tayo or something, maring marami dadami tayo, pero kung wala ang fruit of the Holy Spirit sa atin, mahirap mga kapatid. So, 'yun lang ang pinaka the best. Ito 'yon na walang law dito, walang sabi niyo, there is no law kung gagawin natin. Amen. Hallelujah. Manalangin tayo sa one unity na buong lockdown ang Hong Kong for 1 week or something, na kneel down ang mga tao, magrepent ang mga tao, and then hindi na magiging mandatory ang vaccination. Marami pa tayong hindi na vaccine, 'di ba? Sa mga believers talaga, ayaw na magpa-vaccine, okay? Pero let God, okay? So, let the protection of the Lord be upon us. And thank you. Ito lang po ang aking share. I hope na naintindihan nyo about this. Actually, connected ito siya sa Holy Spirit Church na promises sa atin ni God. Okay? Hindi naman tayo super ka galing or something na ganun. But ito yung anais ng Lord sa atin bawat isa, na tayo mismo ang modelo sa pag-ibig sa kapwa. Amen. Hallelujah. Okay, let's pray. Hallelujah, God. We thank you, Lord, O God, sa iyong message, Father God, Lord, nawa na kami ay turuan mo. Bigyan mo kami ng puso like Jesus, Father God. Lord, we exalt you. We thank you. We give you honor. We give you praise, Father God, Lord, na masunod namin ang greatest commandments. As the same thing, masunod namin ang great commission, Father God, Lord. Hallelujah. That there is submission, O God, to your leadership and to your Lord. Hallelujah. Father God, salamat o Diyos na ikaw ang mag-rule over. Holy Spirit, be with us, Lord. Take over, Holy Spirit. Now, without you, we are nothing, Lord. Let it be your presence be magnified unto us. To all, O Lord, leaders, to all members, and we have a unity, O Lord, in your word, in your presence, in your, O Lord, Spirit, God. Lord, hallelujah. Lord, take over Hong Kong when we pray, Father God, as there is, O God, hallelujah, declaration of lockdown that we need, O Lord, to kneel down before you, Father, that we need to repent, O Lord, in you, and we need to seek with you, with all your heart, with all your soul, with all your mind, O God, with all our strength, Father God. Lord, bigyan mo kami. Hindi namin makaya itong strength na to. Hindi namin makaya itong, O Lord, pag-ibig na to, O Lord, para sa iyo. But Lord, galing ito sa iyo lahat, Father God. Lord, and teach us, O Lord, how to love one another, our neighbor, in the name of Jesus. Nasabi mo sa iyong salita, Father, doon sa Luke, O God, na mayroong isang tao, hallelujah, na Samaritan, O Lord, na Lord, ito yung eternal life, O God, kung matapos namin itong big, hallelujah, greatest commandments ito, there is eternal life na yung tumulong na Samaritan, O Lord, sa tao, O God, na hallelujah, O God, na inape, O Lord, hallelujah. Father God, we thank you, Lord, kung gaano man, O God, anong ginawa ni Jesus sa amin, Lord, na we pray, makaya namin, O Lord, na gampanan, O Lord, na kaya naming i-follow, kaya naming usundin, O Lord, kung ano mang mga utos mo, greatest man yan, great man yan, Lord, light man yan, Father, O Lord, let it be, Holy Spirit, teach us, O God, hallelujah, how to, hallelujah, follow you, O Lord. Without you, we are nothing, Father, Lord. So, we give you all the glory, O God, today. We give you all adoration, thanksgiving sa buhay, sa bawat isa, O God. Hallelujah. Now, Lord, pagpalain mo sila, Father God. Lord, let it be off in heaven unto their what they think and their imagination. O Lord, the power of the church within us will go through, O Lord, will manifest, O Lord, each and every one of us, Father God. Lord, we wait you.
Lord, na we pray, O God, na makita mo kami na may faith sa'yo. Makita mo kami na may love sa'yo, Father God, in all our heart, O God, with all our strength, with all our mind, with all our, hallelujah, soul, Father God, na makita namin, O God, makita mo, O Lord, masubaybayan mo kami na hindi kami aalis, O God, sa iyong presence, Father God, Lord. Lord, let it be that, O Lord, the abundance of your glory, the abundance of your life be with us now and forever. Hallelujah. And our prayer, Lord, sealed our prayer with your precious blood and the seal of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. All glory belongs to God, to you, O Lord Almighty. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you sa inyong pagsubaybay. Salamat. And God bless you all. Okay, amen and amen.